Anjing hawa. Gagamitin ng bako ng Panginoon kapag mayroon akong pera. Maganda ang buhay ko. Kumpleto sa mga pangangailangan. Tandaan po natin, ang paglilingkod po ay hindi ko basta-basta, no? Ang paglilingkod, magandang maga po, tuloy po tayo. Hello. Oh, promise, nagkaroon tayo ng technical problem, no? So, yun. Tandaan po natin ang pagbuhay Kristiyano, ang paglilingkod. Ay lahat tayo dumadanas sa isang pagsubok. Sample na lang ngayon, no? Maliit na pagsubok pa lang to. Wala pang kuryente, no? Sobrang init. Lord, paano ako makapaglingkod? Pinakawisan yung dalawang pinipili ko. Tama po ba yun? Lord, ang dilim-dilim dito, Lord. Bakit malabo ang mata ko, makapagbasa ba ako ng Biblia? Yun. Kung may Biblia po tayo, naniyahan kung buklatin po natin ito. Sa Hebreo, Kapitulo 3, o 13, sa mga talatang 7, ulitin ko po, no? Kung meron po tayong mga Biblia, buksan po natin kasi paglinggo, ang pinag-aaralan po natin dito sa salita ng Diyos, hindi tayo nagkukwentuhan lang, no? Hindi tayo nagchichismisan, no? Amen po ba yun? So dapat nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, doon nakikita natin kung anong gusto sabihin ng Diyos sa ating buhay. No? Hindi po ito na tayo nagdolokohan lang dito, no? Hindi rin tayo nagbobolahan. Tanging salita ng Panginoon ang dapat mahayag sa umagang ito. Amen po ba? Kaya ulitin ko po, tuwing nagpapabasa talaga ako ng Biblia, lagi ko pinauulit-ulit yung talata, yung chapter at kapitulo, no? Kasi madami na po akong inasibahan. Babanggitin ng pastor, ang busan natin ganito. Magkakalaman ito, saan daw yun? No? Napapansin pa natin yun? Nararanasan po natin yun, no? Kaya ipuulit-ulit ko, no? Hebrew, Hebreo, 13 o 13 ang kapitulo niya. Ang talata po niya ay matatagpuan sa talatang 7, no? So babasahin ko po yun. Actually, kung nakita lang po natin, babasahin ko po. Sabi ko dito, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Amen? Nabanggit po doon yung salitang namumuno, no? Meron po tayong mga leader, pastor, tigapanguna, namumuna. Pag sinabi pong namumuno o leader, sila po yung mga naatasan. Amen po ba? Amen. Tuloy po yung salita. Na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Yun po yung mga salita ng Diyos na matatagpuan lang po saan? Sa Bible. Wala namang salita matatagpuan niya sa kanto, eh, no? Diyos sa kapitbahay natin, no? Amen? Kundi sa salita lang ng Diyos, tandaan po natin, lahat po ng namumuno na naglilingkod sa Panginoon, wala pong dapat sabihin niyan kundi sa salita ng Diyos. Hindi dapat magkwento ng kahit ano ng kwento. Amen po ba? Amen. Hindi para magbigay yan ng mga masabi lang na magaling siya magsalita, no? Dapat lagi tayo nakatuon sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay, tuloy po natin. Sabi po doon, isipin ninyo kung paano sila namuhay at pinuluran, pinularan ninyo ang kanilang mga gawa. Amen? Gaano ba namuhay ang mga pastor natin dito? Gaano ba namuhay ang mga naglilingkod sa Panginoon bilang mga leader? Paano mo sila nakitaan na maging mamumuno bilang isang lingkod na Panginoon? Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin dito, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi natin pinag-uusapan yung labas, no? Kung ikaw man ay namumuno sa labas, I don't care, no? Wala akong pakialam. Ang pinag-uusapan po dito, kung namumuno ka bilang lingkod ng Panginoon. So, binigyan natin ito ng 7 prinsipyo kung anong klase ang pamumuhay bilang sa paglilingkod sa Panginoon. So, bago yun, magsimula tayo sa panalangin. Sabi nga, si Jesus Cristo nagsimula sa panalangin, namatay siya sa? Ng panalangin. Okay. Bago siya namatay, bago siya pinahirapan, bago siya nakakos sa krus, nanalangin po siya. Kaya tayo, bago tayo magsimula, kailangan basbasan tayo ng Panginoon at magsimula sa panalangin. Amen po ba? Inaiyahan po tayo yung mukok. Ipikit natin ang ating mata.
damahin natin ang araw na ito. Ito ang special na araw para sa Panginoon. O Yahweh, Yahweh, nakikita mo ang bawat isip at puso ng narito ngayon. Nababasa mo ito. Hindi sila pwede magtago. Hindi nila pwede itago kung sino sila, Panginoon. Puspusin mo ng banal na Espiritu ang mga narito, Panginoon, na handang makinig ng iyong salita. Hipuin mo ang kanilang mga puso upang maging mataba para ang salita mo ay pumasok sa kanilang puso. Hindi ito mabaliwala na para nakikinig lang, Panginoon. Kundi dapat ito'y tumanim sa kanilang puso. Magbunga. Hindi lang basta maging pakinggan. Lord, gumit na ka. Inaanyayahan kita, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Bagamat nakakaranas kami ng ganitong pagkakataon. Pero hindi, Lord, wala kaming dahilan para kami magtanong. Kundi, Panginoon, dapat kami magsamba, magpuri sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, ang inyong lingkod ay itago niyo sa inyong likuran. Gawin niyo akong sisiblan upang ako, Panginoon, ay maggamit niyo sa gawain ito, Panginoon Diyos. Sa iyo ang kapurihan at kawalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpan po natin, Panginoon. Nabanggit ko po kanina ang ating topic po ang pamumuhay bilang isang lingkod ng Panginoon. Sino ko ba niyo mga leader? Pasensya na ako, masasalasaan ha. Actually, may dalawang klase ng mga leader, no? Pero ang topic po dito ay leader sa iglesia. Lingkod o ginagamit sa paggawain ng Panginoon. Hindi pinag-uusapan po dito kung leader kayo sa mga labas. Ano po yung labas? Leader kayo sa outside church, no? Wala akong pakialam doon kung anong klaseng leader kayo. Ang pakialam ko po dito kung anong klaseng leader kayo kung kayo nandito sa iglesia. Amen po ba? At paano kayo tawagin isang leader? Kasi kapag ikayo tinawag bilang isang leader o tigapamuna ng iglesia ito, dapat makitaan kayo ng pitong prinsipyo. Ano po yung una? Sinasabi po doon, humble yourself. Tandaan po natin na mayroon bigyan ng example kung sino yung naging leadership rules talaga. Walang iba kundi sino? Si Jesus. Amen, no? Walang ibang naging magaling na isang leader kundi si Jesus. No? So ano? Doon natin kukunin yung prinsipyo. Ano ba si Jesus? Si Jesus ay simpleng namatay sa cross. Tama ko ba? Pinahirapan dahil sa kasalanan natin? Ha? Hindi po yun. Tandaan natin may katangian si Jesus Cristo bilang isang leader. Isang tigapanguna. Isang namumuno. Isang nagpapauno. Amen? Sabi po doon, ang unang prinsipyo po ay humble. Kababaang loob. Kung leader ka at hindi na nakikitaan ng kababaang loob, magtanong ka, baka hindi ka leader, no? Amen po ba? Kasi kung leader ka ng iglesia na pinangungunahan at sinasamba mo at pinaglilingkuran mo, dapat makitaan tayo ng kahambulan. Aling humble? Kababaang loob. No? Okay. Reality, no? Marami tayo nakikita ng leader, tama? Outside ng church. O insan, sa loob pa nga ng church, eh, no? Kadalasan, no? Leader ako. Sundin niyo ako, ha? O, tama po ba? O, leader ako, ha? Dapat ako makilala ng leader. Amen? Hindi po yun. Nung si Jesus Cristo, nung siya nag-sample ng pagiging leader, ibinaba niya ang niya sa mababang antas. Hindi niya itinaas ang sarili niya. Leader ako, boss ako, dapat ako sambahin niyo. Pag sinabi ko ganito, 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 gawin niyo. Yun ba ang leadership na sinasabi ni Jesus Christ? Gusto niyo bang maging leader na ganun? Amen. Amen, no? So yun, tandaan po natin ang example ng pagiging leader ay ibinigay na ng Panginoon nung nasa lupa pa siya. Hindi pa ba sapat yun para tularan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo? Nagpakababa ng todo-todo, no?
Eh, brother ko yun, eh. Okay, no? Hirap naman kasi kung gagaya at si Espresso. Kakakamuri ba ako? Hindi po yun. No? Ang pagiging leader, hindi po sabihin, sinabi silang leader, ay dapat maging bossing na sila. No? Okay. Hindi po. Tandaan po natin ha, ang pinag-uusapan po natin dito, mga manggagawa sa iglesia ng Panginoon. Mga naglilingkod sa Panginoon. Mga, ano, Kristiyano. Kristiyano, no? Kapag hindi ka Kristiyan at naging leader ka, I don't care din, no? Wala akong pakialam sa iyo. Pakialam ko yung mga lingkod ng Panginoon. Amen? Amen, no? Kung ikaw ay leader sa bansang Pilipinas, good! Ganda yan. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay lingkod ng Panginoon o Kristiyano. Kaya sabi po dolo, kung nagsasabi po tayo na Kristiyano, okay, good. Ganda yan, Kristiyano ka. Pwede mamuna ka, mamuno ka. No? Pero bago ka mamuno, ano? Dapat ibabago muna ang sarili mo. Amen. Dapat hindi makita ang pagiging mataas mo. Dapat makita maging balansi ka. No? Dapat ka, dapat na ibinababa natin ang sarili natin. Hindi naman, hindi pinag-usapan dito, no? Magpaka-api ka, no? Oh, sabi ni brother dun, magpakababa daw. Sige, tatapakpakan nyo na ako. Hindi po yun. No? Maganda malino tayo, no? Baka may wrongan tayo, no? So, ibig sabihin lang, kung gusto mo magamit din ang sandingkod ng Panginoon, dapat makitaan ang pagpapababa nyo. Humble, no? Maging humble tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Pangalawa, bibilisan natin. Para parang sinisilabag dito, no? Amen. Sabi po doon, mababasa po natin yung salita ng Panginoon sa Pilipos. Sabi doon, Pilipos Kapitulo 2 sa talatang 8. Ulitin ko, Pilipos chapter 2 verse 8. Sabi doon, nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Nabanggit ko po, no? Actually, ang Panginoon eh, kita-kita naman pagkahapon ng Panginoon eh. Bakit? Sabi nga, Diyos siya, di ba? Pwede ko namang hindi gawin umakyat sa krus eh. Kailangan ko ba magpakahirap para maging, para masabing Diyos ako? Jesus Cristo ako? Di ba? Pero ano, dahil sa kababaang loob ng Panginoon, dinanas niya mga hirap at pagpapako sa krus dahil saan? Sa kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng lahat. Amen po ba? Amen. Yun ang isang simbolo o prinsipyo ng pagiging mababang loob. Amen? Amen. Kasi Diyos siya. Tandaan po natin, Diyos siya. Nagkatawang tao, pero Diyos siya. Kayang-kaya niya yun na hindi na danasin yung mga hirap sa krus. Hindi niya na kailangan danasin pa na ipako siya sa krus ng mga taong makasalanan. Taong kasalanan, tao katulad ko na dahil napako siya sa krus dahil sa akin. Hindi niya na kailangan danasin yun dahil Diyos siya. Isang ganun niya lang, oh. Amen po ba? Amen. Isang upas lang niya ng kamay. Amen po ba? Amen. So, anong ginawa niya? Kaya nga siya rules ng ano, leadership, di ba? Ipinakita niya yung kababaang loob. Amen po ba? Amen. So, gusto niyo ba maging leader? Ituloy natin po para matapos na. Pangalawa, pangalawang prinsipyo, no? Sabi po doon, sa pangalawang prinsipyo, si Jesus ay sumunod sa kalooban ng kanyang ama sa halip maghanap ng posisyon. Pangalawang prinsipyo, bilang Diyos, bilang Panginoong Yesu Kristo, no? Hindi na sunod na sa kung gusto niya. Natatandaan niyo ba yung prayer niya sa Gethsemane? Tama po ba, brother? No? Anong sabi niya? Masunod ang kalooban mo, aking ama. Hindi ang kalooban ko. Bakit? Kahit si Jesus Christ, nararamdaman niya yung hirap sa krus. Amen po ba? Kahit si Jesus Christ, nararamdaman niya yung mga palo natin, mga makasalanan. Yung pagpagpako natin sa mga kamay niya, nararamdaman niya yun. Kasi bakit? Tao din siya eh. 100% siyang Diyos, 100% din siyang tao. Kaya nararamdaman niya kung ano ang nararamdaman bilang tao. Kaya lang nasabi niya eh, Lord,
Lord, aking ama, huwag niyong ipadanas sa akin. Diba? Ibig sabihin, ramdam na ramdam niya yung ano, magpapakahirap. Amen? Amen. Dahil sa ating kasalanan. Kasi bakit? Busy ako eh. Ano ba? Eh, pastor eh, hindi ko trabaho yan eh. Ano ako ngayon? Ano ako eh? Dito ka po eh, pastor. Amen ko ba? Amen. Yun bang andang sumunod sa Panginoon? Ha? Eh, paano kung isang buwan na walang kuryente? Mag-church pa ba tayo? Amen! Uy, praise the Lord! Hallelujah! Amen sa inyo na! No? Uy, lokal din, no? Amen! Amen! Ako lang mayan po. Amen, di ba? Kung paano kung wala nang tutugtog dito sa harapan, kakanta ko tayo. Amen! Praise the Lord! Talaga, no? Yun po yung sinasabi, kahit si Jesus Christ sumunod, ipinakita niya bilang kahit siya Diyos, mayroon pa rin may mag-aasa kanya. Handa siyang sundin kung ano ang ibig sabihin, kung anong gusto sabihin ng ating Ama. Amen po ba? Amen. Pangalawang prinsipyo po yun. Ang mababasa po natin. Sabi po doon sa mga talata, muli na nagsalita si Jesus sa mga tao. Si Jesus po nagsasabi niya ito. Ang sumusunod, amen ha, binigyan niya ng emphasize yung ang sumusunod, sabi doon, ay ano, sa akin ay magkakaroon ng ilaw ng kanyang buhay. Amen. Sino bang gusto dito na hindi naandap-andap nakatulad dito? Paandam-andam yun kasi dito sa Panginoon din, no? Joke lang. Yun. Ibig sabihin na po doon at tinutuloy po doon ilaw, kaliwanagan. Amen. Tayo ba yung piliwanag sa Panginoon? Ha? Tayo ba yung nakakitaan ng liwanag sa ating mga puso't isip? Kung ano-ano na ang meron laman ng ating isip, laman ng puso. Sa naranasan natin ngayong pandemic, amen po ba? Tayo marami-marami pagsubok at sugi po ko doon. Praise the Lord, hallelujah. Sugi po ko. Ang galing ng Panginoon, bakit? No? Pagkatapos mamatay ng tatay ko, linggo lang, no? Nang wala na po ng trabaho. Praise the Lord! Di ba? Ang buti pa rin ng Panginoon, di ba? Ha? Pangatlo, hindi lang po yun, nawala na ako ng trabaho. Ang galing pa rin. Bakit? Naoperahan yung kasama ko. Gumastos ang ulang-ulang 100. Praise the Lord, di ba? Nagliliwanag ba tayo sa Panginoon? Baka kung hindi ako nagliliwanag sa Panginoon, hindi nyo na ako nakita kayo. Baka kung saan ako lumi, no? Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan ko, pag naaalala ko yun, naluluha ka ka. Ang hirap mawalan ng kasi, Baba Jesus. Ang hirap ang wala ng mahal sa buhay. And the same time, wala ka ng mahal sa buhay, mawala ka ng pera. Zero balance. Pero ito, paano pa makita ng Panginoon na anak? Kung ito ay sumusunod sa akin, kaya mo bang mag-iwanan kahit sa dami ng problema mo? Sa dami niya dahil natin pagsubok, kaya mo bang mabuhay ng katulad ko na sinasabi ng Biblia? Tao lang tayo, tama po ba yun? Pero hindi tayo exempted. Kasi bakit? Si Jesus Christ na 100% tao rin. No? 100% tao po siya. Huwag niyo sabihin na may kapangyarihan naman siya. Hindi po. Kaya nga sinabi ko, hinubad ko ang pagiging ano, maka-Diyos. At ang isinurot ko ang pagiging makatao. Nakakaramdam po siya ng hirap. Nakakaramdam po siya ng bago. Nakakaramdam din po siya ng mga alalahanin na naranasan ko. Dahilan ba yun kung pwede tayo magigon? Dahilan ba yun para hindi tayo matutuwing nito? Dahilan ba yun para hindi tayo magbasa ng Biblia? Mga po, dito lang po ito ha.